ka na naging tao. Naging makasarili ka, naging mayabang ka, binaliwala mo ang lahat ng taong nagmamahal sa'yo. Kaya dapat lang maging manikin ka. Perfect. Pero hindi tao. Forever. Bigyan niyo po siya ng second chance. Kawawa naman po eh. Hindi pwede. Eh bakit po yung iba? Binigyan niyo po ng second chance. Tingnan mo sila ngayon. Binigyan ko sila ng second chance, pero hindi pa rin sila nagbago. Tailor Master, bigyan mo na ako ng pagkakataon. Hindi naman ako masamang tao. Bigyan mo lang ako ng chance. Kaya kong magbago. Promise. Sige na nga. Bibigyan kita ng pagkakataon bumalik sa iyong pagkatao. Magiging tao ka sa pagsapit ng dilim. Pero pagsikat ng araw, babalik ka sa pagiging manikin. Anong kailangan ko gawin para bumalik ako sa dati? Ang lunas na mahiwaga. Pag may pag-ibig na tama, tiwala, pagtanggap, pagtsatsaga, merong nilaga. Ano raw? Saglit, ang lalim eh. Pwede bang ulitin? May utak ka. Gamitin mo. Ha? Pag-ibig. May sinabi kang pag-ibig. Pag-ibig na tama! Yung totoo! Kailangan ko maghanap ng tunay na magmamahal sa akin. Ken, bilisan mo. Dahil sa susunod na pagbilog ng buwan at hindi pa rin natatanggal ang sumpa, habang buhay ka ng magiging manikin. Forever. Nay! Nay! Bakit nawala ako dito sa picture natin? Sino ka? Nay, ano niyan? Ay, pagsunod ng bahay namin! Nay! Ano ba? Ako to, anak niyo! Ano, anak ko? Anak ko? Sino ka? Bye! Bye! Nay, ako to si Ken! May maglalakang binas tayo! Nay, ano ba na niyo? Ay, sino ka? Pinakita ko na lang yung tayo! Sino to? Hindi ko alam, pumasok na ako dito, nandito na yan eh! Magsabi ka ng totoo, anong balak mo? At sino ka? Ako nga to, tayo, anak mo! Sige! Ano yan? Ulit? Ano yan? Tay, ako nga si Ken, ang anak nyo! Eh, wala nga kaming anak! Mabuti ba, lumabas ka na. Tay, Nay, alam ko nasaktan ko kayo, may nagawa ko sa inyo, pero sorry, hindi ko naman uulitin yun. Huwag naman kayo magbiro ng ganyan. Iho, sorry rin. Wala nga kaming anak at hindi ka namin kakilala. Tumawag ka sa barangay, pahuli mo to! Sagres! Mga kapitbahay! Hindi ba naman ako masamang tao? Hindi ka lalabas! Tay! Tailor Master, ano nangyari kita tayo at nanay? Bakit di nila ako maalala sinasabi niya sa akin wala doon silang anak? Kasi totoo. Dahil wala naman talaga silang anak. Imposible! Nung naging manikin ka, nabura ka na sa mundo, hindi ka na buhay. Kaya sarili mong magulang, hindi ka kilala. Grabe ka naman, ba't nagkaganon? Eh, yung sabi mo, handa kang ibigay ang lahat para maging perpekto ka. At kasama doon, ang pagkatao mo. Ang pagiging tao mo. Napapakinabangan mo yan sa shop nyo! Saan mo nakuha yan? Ewan ko nga po na eh. Bigla na lang ako sinunggaban. Sinunggaban? Advance ka na talaga, ate! Parang pamilyar yung mga mukha nila. Parang kilala ko sila. Saan mo nga nakuha yan? Baka mamaya may maghanap sa atin yan. Hindi naman po, Nay. Pinauwi na nga sa akin ni Aling Karim eh. Tingin ko po, tinapon na po yan. Ang dumi! Ano naman gagawin natin dyan? E di, partner nga lang po natin dun kay Barbie. Para po, meron na po siyang boyfriend. Buti pa po sila, ate. Buti pa si Barbie, may boyfriend na. Ano kaya pakiramdam ng may jowa? Masaya ba? Malungkot? Masakit na masaya? Masaya. Pero masakit din. Oh my Yoshi. Mamahalin mo kaya ako? Sapat na ba ako sa'yo? Kailan ka kaya magtatapat sa akin? Charot! Buti pa itong si Barbie na plastic. May naaakit. Ako na human. Wala namang laman. Badi na badi ka na sa akin, no? Naiintindihan ko nararamdaman mo. Ganyan din ako noon. Mirian! Mirian! Kahit sumigaw ka ng sumigaw, hindi ka niya maaalala. Ang ginagawa mo dito? Para mangasar? Siyempre. Kasama yan sa kaparusahan mo. Pinapaalala ko lang sa'yo, Ken. Tumatakbo ang araw at malapit nang bumilog ang buwan. Kaya kung ako sa'yo, hindi ako mag-aaksaya ng panahon. Patingin nga ako ng design. Ito si Tami. Ayan, pacheck na lang. Bakit niya kasama yung mayabang na yan? Please, tulungan mo ako!
Gusto kong makita sila. Tulungan mo ko makaharap sa kanila. Ken, wag na. Baka masaktan ka lang. Para kanino nga ito? Para sa pinsan ko po sa States, tita. Ay, akala ko naman tong gown na to para sa pangkasal nila. Kasal? Tita Ami, talaga na ako matagal ko po yun. 1 year pa lang po kami mag-boyfriend ni Joseph. Mag-boyfriend? Mm-hmm. Paano nangyari yun? Hindi yung ba naaalala? Dahil hindi ka pinanganak, hindi kanya nakikilala. At dahil hindi kanya nakilala, si Joseph ang sinagot niya. Kung ako sa'yo, kakalimutan ko na yung chapter niyong dalawa ni Marian. Kung ako sa'yo, pag-igihan mo kung paano ka magiging tao ulit. May ipapabasa sana ako sa'yo. Ano to? Naaalala mo yung kinikwento ko sa'yo nung isang araw? Yung tungkol sa... Sa babaeng gusto mo? Andiyan lahat ng gusto kong sabihin. Dear friend, hindi ko alam kung paano sasabihin to sa'yo. So I decided to say it all in a letter. Una sa lahat, gusto kong mag-thank you. Para sa friendship, para sa lahat-lahat ng kabutihang ipinakita mo sa'kin. Gusto kong malaman mong you are special to me. Kapag kasama kita, nabubuo ang araw ko. Alam ko, corny pakinggan pero promise, totoo. Alam ko, sa pag-amin ko sa'yo, baka magbago yung trato mo sa'kin. Baka iwasan mo na ako. Pero hindi ako matatahimik hanggat hindi ko nasasabi sa'yo. I like you a lot. I really, really like you. Ariana? Si Ariana yung... Oh, si Ariana. So, pwede mo ba akong tulungan? Naiiyak kasi ako eh. Pwede bang ikaw na lang magbigay ng letter na yan sa kanya? Okay lang ba? Hindi okay! Ang sakit! Ang sakit! Sakit! Malit ka ba? Hindi mo ba napapansin na gusto kita? Gustong-gusto kita, Yoshi! Lahat ginawa ko para sa'yo! Kaya ako nagkakapimpulo, oo! Ito, para sa assignments mo. Ito, para sa projects mo. Ito, para sa pag-tutor ko sa'yo. Gustong-gusto kita, Yoshi! At gusto kong mahalin mo rin ako! Monica, anong tingin mo sa letter? Ah, ito! Ano ka ba? Ang sweet mo naman pala. Okay naman. So, tutulungan mo ako. Ikaw na lang magbigay ng letter sa kanya. Sure, no problem. Thank you talaga. Maaasahan talaga kita. Bigay ni Yoshi. Ah! Go, 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 go! Yoshi! Sana dumilim na. Para maging tao na ako. Para mapunta ko na si Marian. Baka sakaling maalala niya ako. Kala ko kasi talaga may pag-aasa na ako sa kanya. Na ako yung sinasabi niyang kaibigan niya na may gusto siya. Sa bagay, mas deserve naman niya yung katulad ni Ariana eh. Maganda. Sosyal. Sikat. Tulad niya. Sana... Huwag! Huwag mo itutuluyan! Huwag ka mag-wish! Sana naging maganda na lang ako! Huwag ka mag-wish! Sana! Ako si Ken! Ako yung ManiKEN! Huwag mo akong pinagdolo ko! Ba't suot mo yung damit ng ManiKEN namin, ha? Ako nga kasi yung ManiKEN! Sa... Diba? Yung crush mo si Yoshi, ikaw gumagawa ng assignments niya. Ikaw gumagawa ng mga projects niya. Diba kulang na nga lang exams niya sagutan mo? Pero may iba siyang gusto. Monica! Akala ko sa TV ko lang mapapanood yung magic-magic na yan. Totoo pala? Kaya nga pinigilan kita kanina nung mag-wish ka sana. Dahil ayaw ko matulad ka sa akin. Eh kung isinumpa ka, paano mawawala yung sumpa? Pagkakaalam ko, para mawala yung sumpa, kailangan mahanap ko yung tunay na magmamahal sa akin. Nax, true love? Ang lunas sa sumpa? Kaso ang problema, wala nang nakakakilala sa akin. Kung yung tunay ko nga magulang, hindi na ako kilala, paano ko pa mahanap yung tunay na magmamahal sa akin sa loob ng maikling panahon?
tama ka nga naman dyan. Yun nga matagal mo nang kakilala, tapos matagal mo na rin minahal. Hindi ka pa rin magawang mahalin. Hugot na naman? Kanina ka pa. Palibhasa, hindi mo alam ang pakiramdam kung paano maging ako. Oy, tulad mo din ako nun. Mababa ang tingin sa sarili. Pero ang pagkakamali ko, ang bilis kong sinukuan yung sarili ko. Kaya huwag ka nang gumaya sa akin. Alam mo, kaya mo namang gumanda ng walang magic eh. Ayusin mo lang sarili mo. Alagaan mo sarili mo. Ako, pagdating sa kakikayan, wala talaga akong alam dyan. Pero ako, alam ko. Tutulungan kita. Mag-exercise, magpapawis. Yan, hindi ka lang basta si sexy, magiging healthy ka pa. At dahil dyan, mawawala lungkot mo. Pagod na ako eh, ayoko na! Kaya mo pa yan! Go! Dapat presentable ka lagi. Okay lang yung comfortable clothes, pero mas okay yung comfortable at yung maganda sa'yo. Hindi naman kailangan puro pang mayayaman ang susutin mo. Basta bagay sa'yo, go! Pero dapat, alam mo kung anong bagay sa'yo at ang hindi bagay sa'yo. Hip-hop ba yan? O talagang idol man talaga sa April Boy? Pwede. Pero matagal pa awards night eh. Still no. Get rid of the bag. Yes! Lakad, beauty queen. Balik. Lakad, sosyal. Lakad, prinsesa. Balik. Ang pinaka-importante sa lahat, dapat confident ka. Dapat di ka nagpapapekto sa mga bullying. Oo naman. Ako pa ba? Sige nga. Ano sasabi mo pag sinabi sa'yo na? Wow, Monica. Talagang umeffort ka pa. Kahit anong gawin mo para maging prinsesa, mukha ka pa rin frog. O sige nga, anong gagawin mo pag ganun? Sorry ah. Ha? Bakit sorry? Bakit yun? Ano pala? Ganito. At sabihin mo. Ganun. Talaga? Oo, gagawin mo yun kasi sobrang effective yun. Pero dapat pag ginawa mo yun, good feelings. Ano masama mag-try ng bago? Para fresh ba? Na dapat si Monica kung hindi mo lang siya pinigil na mag-wish. Ano? Para maging katulad ko? Hindi na. Hindi niya kailangan ng magic mo. Kung sa bagay, mukhang may ibang magic naman na nabubuo sa inyong dalawa. Iniisip niyo ah. Tinutulungan ko lang siya dahil nakikita ko yung sarili ko sa kanya. Tinutulungan ko siya dahil mabait siya. At hindi ako papayag na maging isa sa mga ManiKEN mo sa shop mo, Tailor Master. Tingnan natin. Pero may nararamdaman ako. Sa kabila ng lahat ng ginagawa mo para sa kanya, ang ending, sa akin pa rin siya. Huwag kang maniwala sa kanya. Malay mo, si Monica pala ang makakatanggal ng sumpa sa'yo. Anak, ikaw ba yan? Sino ka? Asan ang ate ko? Ano ka ba, Joboy? Ako pa rin to. Hindi! Hindi ganyan ang itsura ng ate ko. Masamang espiritu. Umalis ka na sa ate ko. Ate, anong ko naririnig mo ako? Masamang espiritu pala, ha? Anak, anong ginawa mo? Bakit po, Nay? Pangit po ba? Monica!
Oh my gosh! Ba't bigla siyang gumanda? Anong ginawa niya? I have no idea. Let's find out. Wansapanataym.